sa pong magandang-magandang araw, magandang buhay, magandang gising mga kasambuhay. Ako po si Father Domi Guzman, Society of St. Paul, Cura Paroko ng Our Lady of Sorrows, 2130 FB Harrison, Pasay. Ito po ang dambana ng debosyon at pamamanata sa Mater Dolorosa de la Pieta, ang ika-anim na hapis ng atin pong mahal na ina na kung saan kinalong po ng mapagmahal na inang Maria ang walang buhay na katawan na inialay ng Panginoong Jesus. De la Pieta. Ayan, ho. Siyempre po, tayo po ay nagdiriwang ng atin pong anibersaryo din. Ito po ang pinakamatanda, ikalawang pinakamatandang parokya ng Pasay, no? 80 years po sa taong ito, at ito rin po ang kaisa-isang parokya ng Society of St. Paul sa Mission Territory ng Pilipinas at ng Macau. Kumusta na po kayo? Naku po, ngayon po ay September 14, huling araw ng nobena, ikasyam, pasyam ng atin pong nobena, at bisperas ng kapistahan ng Mater Dolorosa. At isa rin pong kapistahan, ngayon po ay kapistahan ng pagtatanghal ng Banal na Krus, the Feast of the Exaltation of the Holy Cross. Ang atin pong gospel reading, John chapter 3, verse 13 up to verse 17. Dalawang bagay ang atin pong ipinagdiriwang sa liturhiyang ito ng pagtataas, pagtatanghal sa krus. Unang-una nung taong 326, ginugunita po natin ang paghahanap at ang pagkahanap sa reliko ng tunay na krus ng Panginoon ni Saint Elena, ang nanay ng noon ay emperador ng Roma na si Constantino. Ayon sa kwento ni Saint John Chrysostom, nais na nais ni Elena na hanapin ang naging tunay na krus ni Kristo kung saan niya inialay ang sarili para sa ating kaligtasan. Kaya po siya ay pumunta ng Jerusalem upang hanapin ang krus doon po sa area ng Kalbaryo. Meron silang nakitang tatlong krus na kahoy na nakabaon sa isang balon. Oh? At ang problema was, paano doon titignan kung sino alin doon sa tatlong krus ang kay Kristo? Ang kwento po, nagdala sila ng isang may sakit na babae at isang patay na bangkay, at dinalarat lahat ito sa Kalbaryo at itinapat, no, idinikit ang unang dalawang krus sa may sakit na babae at doon sa bangkay walang naganap. Pero nung yung ikatlong krus ang kanila pong idinikit sa babae at kanila ring idinikit dun sa patay na bangkay, ayon kay San Juan Crisostomo, ay nabuhay ang patay at daglian na nagkaroon ng himala ng kagalingan ang may sakit na babae. So pagkatapos po niyan ay dinala ang krus bilang isang natatanging reliko at itinaas ito. Itinaas, itinanghal
ng noon ay obispo ng Jerusalem na si Makarios at lahat ang kanilang naging panalangin ay Panginoon, maawa ka. Pero pangalawa, noong pong September 13, 335, ayan, ano? Matapos ang ilang taon, 326 na hanap ang krus, 335 September 13, natapos po ang isang basilika na itinayo ni Elena doon mismo sa lugar ng Kalbaryo. At ito po ay pinasinayaan. Ang araw po pagkatapos ng pasinaya, September 14, ay itinakda na kapistahan ng pagtatanghal ng krus. So yun po yung dalawang events na ginugunita natin sa araw na ito. Ngunit ang pinakamahalaga ayon po sa ating ebanghelyo, no, na nanggaling po sa pakikipag-usap ng Panginoong Hesus kay Nicodemus na dumalaw sa kanya isang gabi sa Jerusalem sa John chapter 3 13 to 17, ipinapahayag mismo ng Panginoon ang pinakamahalagang mensahe ng krus ay hindi ang paghihirap, hindi ang shame, hindi po yung suffering and shame, no? Kung hindi ito ay itinatanghal sa atin upang ipakita ganito katindi ang pagmamahal ng Diyos sa atin. God so loved the world na sa labis-labis niyang pagmamahal sa atin, ibinuwis niya ang buhay ng kaisa-isa, bugtong na anak, kahit na ito'y nangailangan ng isang violent death on the cross. Kaya nga po, alam niyo kung kayo po'y nangihina ang loob, kayo po'y nasisiraan ng loob, oh, nabobored sa buhay, lalo-lalo na po sa gitna ng ating pinagdadaanan, sana ang krus ni Kristo palaging paalala sa atin. God so loved the world, God loves you. Mahal na mahal na mahal ka, matindi ang pagmamahal sa iyo ng Diyos. Huwag kang bibigay. Oh, sabi pa nga ng Apostol Pablo sa Romans chapter 5 verse 8, ganito ipinamalas ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin, na bagamat tayo ay mga makasalanan pa, namatay si Kristo para po sa atin. Laudatur Jesus Christus. Purihin natin ang Panginoong Hesus Kristo. Ano? So, sana po nakapagbigay ng alab, init, inspirasyon tulad ng kape ang ating pong pinag-usapan ngayong umaga, pagkagising sa umaga. Ayan, no? Paki-like, paki-share, paki-post, paki-repost sa inyo pong timeline, sa timeline ng kaibigan, sa timeline ng parokya. Mag-evangelize po tayo sa timeline ng inyong mga faith-based communities. Ipakilala din po natin ang YouTube channel na Domi Guzman at ang ating Facebook page na Pagkagising sa Umaga. Ngayon po ay hayaan niyo po na akin pong batiin, pasalamatan, pagpalain ang atin pong mga sponsors sa araw pong ito, huling araw ng nobena. Unahin po natin ang ating mga food sponsors for the day. Ayan, no?
Ha? Siyempre, walang piyesta. Kulang ang piyesta kung wala pong pagkain. Pilipino pa, no? So, salamat kay Ruth, kay Madel, at kay Joya Morales. Salamat din po sa Hotel Jen sa inyo pong sponsorship, no? Ang Hotel Jen para po sa araw na ito. At binabati nga po pala natin ng isang belated happy birthday si Sister Dina Reyes dyan po sa Katipunan, Quezon City. At gayon din po sa araw namang ito, binabati po natin ang nagbe-birthday na si Benedicto Duadua. Ayan. Benedicto Duadua. Kumusta po kayo? Pagpalain kayo. At syempre po ito ang mga sponsors natin for today. September 14, Architect Nestor at Marion Mangyo at ang kanila pong family, RJ Landoy family, Albert at Corazon Pangkog and family, Nancy T at Linktop Properties, ang Instituto ng Anunsyatina. Ayan, ito po ay another aggregate institute ng Society of St. Paul for Single Women, no? Mga Anunsyatina. Doktora Ramona Morales, Glenn at Marlene Sinaon and family. Pagbati rin po kay Victorio Milanes, St. Joseph the Worker Prayer Group. Ang grupo po ni Jun Kadsawan, ang 630 OLSP Choir ng panahon ng Father Lebiste. Pagbati rin po at pasasalamat kay Miss Susan Roses, kay Senator Grace Po at ang Lemansares Po at Sonora Families. Ayan. Pagbati rin po kay Benedicto Duadua, Calumnian Resources Corporation, kay Cynthia Aaron, kay Concha at Carlito Ebio. Gayun din po sa PCG Group, no? Ito po yung caring group ng buklod ng Pag-ibig Iling Community, no? At gayon din, pagbati rin po kay Beth Rabo at kay Congressman Antonino Calixto and family, kay Mayor Emmy Calixto Rubiano and family, kay Infinity Love and family, kay Mogs Angeles at Benjas Advertising, kay Anita Reyes and family, Edmer and Lolita Lim, at sa Rivers of Living Water Catholic Community. Gayun din po, binabati natin ang sponsoring group sa araw na ito, ang Ministry of Hospitality. Ayan. Atin pong italaga ang maghapon to spend the day well. Dear sweet Mother Mary, keep your holy hand upon me. Guard my mind, my heart, my senses, that I may never commit sin. Sanctify my thoughts, affections, words, and actions, that I may please you and your Jesus, my God, and reach heaven with you, Jesus and Mary. Give me your most holy blessings. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Alleluia.